Dan tayo ang haharap sa Diyos para sa sarili natin, hindi ang ating kapwa ang haharap sa Diyos para sa atin. Malinaw. Hindi sila ho. Okay, next. Hindi din tayo ang haharap sa Diyos para sa ating kapwa, sila ang haharap sa Diyos para sa sarili nila. Then ano ang sinasabi dito ngayon, oh, ikaw mismo ang magayos. Maglagi ho ang prayer natin, Lord, sila ho sana magayos, hindi ikaw muna. Trabahuin ho natin sa oras nito yung ating mga sarili. Then ang hamon ho natin, number one, lagi natin ipasiyasat ang ating buhay sa Diyos. Yan ho ang unang hamon ko sa inyo. Pangalawang hamon, huwag tayong makialam sa buhay ng ibang tao, lalo na kapag hindi naman ito ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kailan ang nagiging pwede? Pag inalaw ni Lord. At kapag yung taong lumapit sa iyo, okay, parang wala kang confirmation na pinahalaw ng Lord, pero yung tao na sinasabihan mo, pwede ba kitang payuhan? Doon ka lang pwede makialam. Huwag na huwag tayo papasok sa isang bagay na hindi naman tayo pinapasabi. Okay? Huwag kayo makialam sa buhay ng ibang tao, lalo na kapag hindi naman ito pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tutukan natin ang ating mga sariling buhay para tayo lumago. Gusto mong lumago? Personal. Lord, gusto ko po lumago, then maging personal tayo kay Lord. Okay? Last na hamon po. Dito tayo magtatapos. Baguhin at ayusin natin ang ating mga sarili sa tulong ng ating buhay ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo ng sarili mo lamang. Okay, oh, mahirap magyabang sa harapan ni Lord na, Lord, huwag mo na akong tulungan, ako na magbabago sa aking sarili. Hindi ho pwede. Hindi rin kaya. Tandaan niyo ho, tayo bilang tao, mayroon tayong kahinaan, pero sa tulong ng Diyos, yung kahinaan natin, binibigyan niya tayo ng kalakasan.